Isang misteryosong araw, mga kamisteryo. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang manikang si Robert. Pag-uusapan din natin ang kanyang tinatagong lihim. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong uploads natin dito sa Misteryo. Si Robert Dadal. Ito ang manikang may kababalaghan noong dekada 80. Tumira ang pamilya ni Thomas Otto sa isang mansyon sa kanto ng Eaton and Simonton, Florida. Kilala ang pamilyang Otto sa lugar dahil nanggaling ito sa mayamang angkan. Lumaki ang mga anak na mag-asawang Otto sa marangyang buhay. Kung tutuusin, ay nagbabalat kayong mag-asawa. Sa labas, kunwari mapagbigay sila at nakikihalubilo sa mayayaman nilang kaibigan. Pero pag uwi sa mansyon, ay mapang-api silang tao. Madalas na naiulat na minamaltrato ng mga Otto ang kanilang mga kasambahay. Pero ang hindi alam ng pamilya, isa sa kanilang babaeng kasambahay ang maghahatid ng kasindak-sindak na karanasan sa buong pamilya. Nagsimula ito nang mahuli ni Miss Otto ang taga-Haiti nilang kasambahay at nagsasagawa ng black magic sa kanilang bakuran. Natakot si Miss Otto kaya nagdesisyon itong palayasin. Bago umalis ang kasambahay, nagbigay ito ng isang manika kay Robert Otto. Si Robert ang anak ni Thomas. Ang manika ay tatlong talampakan ng taas, botones ang mga mata. Ang buhok ay maihahalin tulad sa tao at ang balat neto ay yari sa straw. Hindi uso noon ang laro ang manika sa mga bata. Subalit ang manika na ibinigay ng kanilang misteryosang katulong ay naging espesyal kay Robert. Ipinangalan ni Robert ang paborito niyang manika sa kanyang sarili. Kaya tinawag itong Robert the Doll. Walang araw na hindi ito nilalaro ng bata. Dinadamitan niya si Robert Dadal at itinuturing na matalik na kaibigan. Dinadala niya ito kung saan man siya magpunta. Pinapakain ang sariling pagkain niyang baon at katabi niyang natutulog. Dito nagsimula ang kakaibang relasyon ni Robert kay Robert Dadal. Makalipas ang ilang taon, nagbinata si Robert. Pinili niyang tawagin siya sa kanyang middle name na Jean at hindi Robert. Sa isang dahilan, sa tuwing pinapagalitan kasi si Robert ng kanyang mami, lagi niyang itinuturo na ang may kasalanan ay ang kanyang manika. Lalo pang naging misteryoso ang samahan niya Robert at ng kanyang laruan. Napapansin din kasi ng ibang tao sa paligid na kinakausap ni Robert ang manika. Minsan ay nawawala si Robert Dadal at nakikita na magulang na nagtatago sa gilid ng kwarto. At ang manika na si Robert ay nakikitang nasa kama naman minsan at si Robert mismo na tao na anak nila ay nagmumukmok at nakatingin lang. Hindi na rin maitago ng mga magulang ni Robert ang pagtataka sa kanilang anak. Ibang-iba raw ito at napapansin nilang palaging nakakalat ang gamit sa loob ng kwarto ng binata kahit na wala namang tao sa loob. Isang araw ay nakarinig ang mag-asawa na parang may kalaro si Robert sa loob ng kwarto. Tuwing nangyayari ang mga kakaibang bagay nito, palaging sinasabi ni Robert na si Robert the Doll ang naglalaro at hindi siya. Dahil sa nakahihindik ng mga kwento ni Robert, isa-isang nagsialisa ng kasambahay ng mga Otto na natatakot na sa kanila. Kumilos na rin ang mag-asawang Otto at nagpa siyang itago ng manika. Ipinasok ito sa isang kahon at sa mahabang panahong itinago sa atik ng kanilang mansyon. Nang namatay ang tatay ni Robert na si Thomas, naisipan niyang muling balikan ang kanyang buhay pagkabata sa pamamagitan ng pagtirang muli sa Victorian Mansion kasama ang kanyang naging asawa. Nag-iisang magaling na artist at pintor si Robert at naisip niya na ang kanilang bahay ang kanyang magiging lugar para pagsanayan ang kanyang napiling propesyon. Naalala niya ang kanyang paboritong manika noon, si Robert the Doll. Kaya naisipan niyang umakyat sa atik at linisin ang laruan.
Nagbalik si Robert sa dating gawi. Naging kasundo na naman ang manika kahit ayaw ito ng kanyang asawa. Halos hindi mapaghiwalay ang dalawa, pati sa pagtulog na mag-asawa ay katabi ni Robert, si Robert the Doll. Sa inis, kinuha ng asawa ni Robert ang manika at muling itinago sa atik. Matapos niyang gawin iyon, naging mabait na ang pagsasama ng mag-asawa. Nasiraan ng ulo ang asawa ni Robert hanggang sa namatay sa hindi malamang dahilan. Makalipas ang ilang araw, hindi na rin nagising si Robert at pumanaw na. May espekulasyon na si Robert the Doll ang may kasalanan sa mga pangyayari sa mag-asawa base sa mga naiulat na pahayag sa Amerika. Sa atik, ikinulong ni Robert the Doll ang kanyang mga biktima at pinapaslang. Nakarinig daw ng nakakatakot na malademonyong tawa sa isang kwarto ng mansyon ang mga dumaraan sa kanilang bahay. Si Robert the Doll lang ang nag-iisang nakatira sa mansyon sa panahong may kababalaghang nagaganap na. Hanggang sa mayroong bagong pamilyang nagbalak bumili at tirhan ang mansyon. Itinagong muli ng mga bagong may-ari si Robert the Doll sa pinakasulok ng atik. Kasindak-sindak ang nangyari dahil kahit itinago ng manika sa atik ay nakikita pa rin nila ito na nakakalat sa sahig ng kanilang sala at minsan naman ay nasa kusina. Ang pinaka-nakakatakot nang makita na mag-asawang bagong bili sa bahay na si Robert the Doll ay nasa kanilang paanan sa kwarto, may hawak na kutsilyo. Itong naging dahilan para itapon ng manikang si Robert the Doll. Nadampot ng otoridad si Robert the Doll at idinala sa Eastern Martello Museum sa Florida dahil sa mga urban legend na kumakalat kaugnay sa manika. Iniligay ang manika sa isang glass box bilang tirahan at inobserbahan nila ito. Napansin ng mga gwardiya na nagbabantay na minsan ay nakangiti ang manika at minsan ay nakangisi. Pinaniniwalaan nila na gumagalaw ito tuwing hating gabi dahil kapag pinapatay nilang ilaw sa museum, nakaririnig sila ng kaluskos at kapag binubuksan nilang ilaw ay iba na ang posisyon ng manika. Isa ring mangkukulam si Robert the Doll ang sabi nila. Kapag gustong magpa-picture ng mga tao sa manika, kailangang humingi ng abiso sa kanya. Kapag umiling daw ang manika, ibig sabihin ay ayaw niyang magpakuha ng larawan. Pero kung matigas ang ulo at itinuloy pa rin magpakuha ng kung sino mang turista sa tabi ng manika, isinusumpa raw neto at may mangyayaring masama. Hanggang sa ngayon ay nasa Eastern Martello Museum si Robert the Doll at ipinagpapatuloy pa rin ang pananakot sa mga tao sa Florida. Hanggang dito na lamang ang ating video tungkol kay Robert the Doll. Bago tayo magtapos, shout out sa ating mga kamisteryo. Maraming salamat sa inyong panonood mga kamisteryo. Kung meron kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.